nang dahil sa nakita namin, alam na namin ang mga susunod na nangyayari. Lahat naman ay ginawa namin upang makatakas. Pero sadyang bantay sarado ito ng mga aswang na rebelde. Para kaming mga preso na pinagkaitan ng hustisya. Men, umaasa ang ating mga opisyal na makakabalik tayo ng buhay. Hindi tayo dapat na mamatay dito. Ano man ang mangyari, kailangan nating gumawa ng paraan. Wika ko sa kanila. Ginamit namin ang aming mga kanya-kanyang kaalaman. Kagaya ko ay meron akong nalalaman sa lihim na karunungan. Nagawa kong itago ang aking sarili sa mga mata ng kalaban. Kaya nang mapansin ng isa, bakit wala daw ako sa kulungan? Tawa naman ng tawa yung iba kong mga kasamahan na sa oras na yon ay nakahanda na kung sakaling bubuksan ng mga aswang ang aming kulungan, sabay-sabay kaming lalabas at dadamputin yung magbubukas ng pintuang kahoy. Naalarma silang lahat dahil nawawala daw ako. Hinanap-hanap nila ako sa paligid ng kuweba, pero hindi nila ako nakita hanggang sa yung isa ay nagsabing kunin daw yung isa kong kasamahan. Kaya nang buksan niya yung pintuan, dali-dali ko siyang sinipa at ito ay tumilapon. Lumabas na kami noon, pero sadyang malakas ang mga naninirahang aswang doon. Nadampot nila yung isa naming kasama at agad na tinangay sa lugar kung saan sila nagkakatay. Walang nagawa yung iba kong mga kasamahan. Tanging ako lang ang hindi nila nadampot dahil bulag ang kanilang paningin kapag ako na ang hahanapin. Muling ikinulong yung mga kasamahan ko at sinundan ko naman yung isa kong kasama na dinala sa kanilang katayan. Dito ko nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng mga taong kinakarne ng mga rebelding aswang sa saranggaya. Iniwanan nila yung kasama ko roon habang nakatali, at nang makita ako ng kasama ko, tuwang-tuwa ito. Sinabihan ko siya na huwag siyang maingay. Ayos ka lang ha? Ayos lang ako. Tara, palihim tayong umatake. Wika niya sa akin. Nakaupo lang yung ibang mga rebelding aswang doon. Unti-unti namin silang ginapang at ginamit namin yung mga kutsilyo nilang mga nakababalang sa bato. Nang makapatay ako ng isa, nasundan pa ito ng dalawa. Kaya lang sa pang-apat ay naburilyaso ako dahil nakita na ako ng isa sa mga aswang. Sumigaw ito na ako raw ay naroroon nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Nang dahil dito, Commander GH, pinagbabaril nila ako. Pero mapalad naman ako dahil hindi nila ako tinamaan. Pinagbababaril na nila ako, pero hindi pala nila sigurado kung ako ay naroroon. Tanging yung isang aswang lamang ang nakakakita sa akin. Dahil nang ako ay magtatakbo, yung ibang mga aswang na unang bumaril sa akin, doon pa rin sila nakapokus sa isang lugar kung saan nila ako binaril. Yung isa naman ay sinusundan ako, patungo ako sa mga kasamahan kong nakakulong. Pero nakaharang dito yung limang lalaking may hawak na mga mahahabang baril. Tapos napakapangit ng kanilang itsura dahil sila ay nasa kaanyuan na ng isang aswang. Nagulat ako kasi yung isa sa kanila ay agad akong binaril.
Nagulat pa nga yung mga kasama nito. Hindi siguro akalain ng mga yon na yung kalaban nila ay malapit na sa kanila. Hindi ako dumadampot ng baril ng mga napapatay ko dahil alam kong hindi sila tinatablan. Natigil ang kanilang ginagawang paghabol sa akin nang umangil yung isang matandang lalaki. Heto pala si Tandang Lucio. Itigil nyo na yan. Walang magagawa yan. Wika pa nito. Nagsigsilapitan sa kanya ang mga kalalakihan habang ako ay kinakalagan yung nakataling kulungan upang makatakas ang aking mga kasamahan. Sa kasamaang palad, yung isa naming kasamahan na dinala sa katayan na aking pinakawalan nung oras na yon ay napatay na pala ito ng mga nagkalat na aswang sa kuweba. At nang tuluyan nang makawala ang aking mga kasamahan, sinabihan ko sila na huwag silang papayag na papatayin na walang laban. Lumaban sila hanggat maaari dahil kami ay mga sundalo ng pamahalaan. Ganon ang ginawa namin. Sa tuwing may lalapit ay pinagtutulong-tulungan namin. Nakapagtataka naman kasi kung bakit isa-isa silang lumalapit, hindi sila bultuhan kung lumapit sa amin. Sinabi ng isa sa aking kasama na dapat isa raw sa amin ang makawala upang makahingi ng tulong sa aming kampo. Pinagtulakan nila ako na ako na ang makatakas dahil ako lang daw ang may kakayanan na gawin yun. Nagtago lang ako sa bato at ako ay umusal ng sabulag at nang sa ganon ay hindi ako makita ng mga kalabang aswang. Alam ko sa aking sarili na iilan-ilan sa mga kalaban naming aswang na rebelde ay meron pa ring makakakita sa akin. Kaya ang ginawa ko, dinagdagan ko ang usal at nilakasan ang pananampalataya at nang sa ganon ay tuluyan nang mabulag ang kanilang paningin nang hindi nila ako makita. Matapos kong usalin ang aking kaalaman, lumabas na ako sa aking pinagkukublihan. Matapos nun ay hayahay akong naglakad papunta sa kanila at matagumpay ko silang nadaanan at nakalabas ako ng maayos sa napakadilim na kuweba. Dali-dali akong humakbang papalayo sa liblib na baryo ng Sarangaya. Bit-bit ang aking pag-asa na makakahingi ako ng tulong sa kampo upang rescuehin ang aking mga kasamahan na naiwan sa ilalim ng kuweba. Kaya lang ang pinagtataka ko, habang tinatahak ko ang daan papabalik, tila ba nililigaw ako ng isang nilalang dahil hindi ko matagpuan yung huling baryo na merong malawak na ilog. Ano bang nangyayari? Nasaan na ba ako? Wika ko sa aking sarili. Hindi nagtagal ay nakasalubong ako ng isang payat na lalaki. Tumingin lang ito sa akin at tumatawa. Kinumpronta ko ito kung bakit niya ako tinatawanan. Ayon sa kanya, hindi raw ako makakalabas sa lugar na yon kung hindi ko raw tatanggalin ang ginawa kong sabulag sa mga aswang. Nung una ay hindi ko labis na maunawaan ang sinasabi ng matanda, pero nang tanggalin ko na yung sabulag ay dito ko natunton ang tamang daan. Maraming katanungan sa aking isip, pero binaliwala ko na lang yon at inintindi ko na makarating ako sa kampo at makahingi ng tulong. Makalipas ang isang oras na paglalakad, narating ko na ang kampo namin. Agad akong nagsumbong kay Tinyente at pinarating naman ito sa aming Kernel. At nang ipinatawag ako ni Kernel sa kanyang opisina,
Nagulat ako dahil merong mga kalalakihan doon na hindi naman naka-uniforme. Sir, kailangan na po nating rescuein ang ating mga kasamahan doon. Baka pumapano sila. Kumalma ka lang dyan. Kalma ka lang, Sarhento. Huwag kang mag-alala. Nandito na ang re-rescue sa kanila. Pero sir, anong oras pa? Baka hindi na natin sila abutan na buhay. Yung mga lalaking nakaupo roon na hindi pala mga sundalo dahil sila ay nagpakilala sa akin na mga albularyo. Kasi ang edad ng mga ito parang mas matanda pa sa akin. Sinabi nila na pupunta raw kami sa liblib na baryo ng Sarangaya at kasama daw ako. Walang ibang mga sundalo na sumama dahil pinagbabawal ito ng aming opisyal. Rodel, sabihin mo sa kanila ang daanan. Ituro mo ng maayos nang madali kayong makarating doon. Sige na, samahan mo sila. Kahit pagod na ako ay hindi ako tumutol sa utos ng aming kernel, sinamahan ko yung mga kalalakihan na purong mga albularyo. Napansin nila na sa daraanan ay merong engkantong nang liligaw, pero nagawan naman ito ng paraan nang dahil sa kanilang mga lakas ay bigla na lamang daw natakot yung engkantong nang liligaw. Nang papasok na kami sa liblib na baryo ng Sarangaya, dito sila umusal ng kung ano-ano. Alam ko sa aking sarili na ako ay meron ding kaalaman pagdating sa ganyan, pero yung mga inuusal nila ay hindi ko labis na maintindihan. Pagkatapos noon ay napansin ko na lang na sila ay may kanya-kanya ng hawak na sandata, yung iba itak, yung iba kadena, at yung iba naman ay samurai na tila ba gawa sa tipak ng bato. Anong gagawin nyo dyan? May magagawa ba yan? Pangmamaliit ko pa sa kanila. Tinawanan lang ako ng pinaka-leader sa kanila at sinabihan akong manood na lang daw ako kung ano ba ang kaya nilang gawin. Hinarang kami ng ibang mga kalalakihan doon, araw na araw yun. Pero yung mga itsura nila ay kakaiba na nung oras na yun. Ramdam na ramdam ko din yung matinding takot sa aking sarili dahil kakaiba ang itsura ng mga lalaking humarang sa amin. Paraanin mo kami dahil pag di mo kami pinadaan, ikaw ang unang mamamatay. Wika ng kasama kong albularyo. Hindi nasindak ang lalaking humarang sa amin, kaya siya ang naeksampulan ng kamatayan na dala ng mga albularyo. Nang mamatay yung isa nilang kasamahan, dito ay nagsigsilihis pa yung iba hanggang sa tinuro ko sa kanila yung sikretong lagusan papasok sa madilim na kuweba. Papasok pa lang kami doon, rinig ko na yung malakas na sigawan na katulad ng una ay parabang merong kinakatay na tao. Pakawalan nyo ang mga sundalo. Ngayon din, ipinag-uutos ko yan. Uwi ka ng team leader ng mga albularyo. Ah, maligayang pagbabalik, Apo ng Raha. Wika ng matandang si Lucio. Ang ibig sabihin ba nun, Apo ng Raha yung aking kasama? Pero bakit isa siyang albularyo na lang ngayon? Yan ang ating aalamin sa ibang parte ng kwento. Pero ito munang sa akin, Commander, bago yung kanila. Muli na naman tayong nagkita, Lucio. Hindi ko lubos akalain na buhay ka pa pala. At ang pinakamatindi, nakapagkalat ka pa ng ganito kadaming lahi. Alam mo naman siguro, Lucio, na lahat kayo ay kaya kong gapiin. Noon yun. Ngayon,
hindi mo na ito kayang gawin pa sa amin dahil iba ang panahon ngayon at iba noon. Nakapagtataka ang kakayanan ng mga albularyo dahil sila ay pinagbabaril ng mga rebeldeng aswang, pero hindi sila lumihis. Bukod tangi lang ako na lumihis sa pagbabaril nila sa amin. Maniwala kayo o hindi, yung mga albularyong nakatayo ng matikas ay parabang ni hindi man lang tinablan. Yung isa rito ay nagkakamot pa ng ulo. Hindi naman ako tinablan. Wala naman palang silbi ang mga ito, Raha. Uwi ka ng isa. Raha ang tawag sa kanya. Huwag kang mag-alala sa kanila. Dahil hindi pa tayo naliligo, magdudumi lang tayo ng katawan. Uwi ka ng apo ng Raha. Sumugod sila isa-isa sa mga aswang. Walang tigil ang pakikipaglaban nila rito. Matapos lang ang 10 minuto, tihaya yung ibang mga lumaban sa kanila. Itigil mo na ito, apo ng Raha. Pakakawalan na namin ang mga buhay pang sundalo. Hoy, anong ibig mong sabihin? Patay na ba yung iba kong mga kasamahan? Tanong ko pa rito. Itinuro ng matandang si Lucio yung mga patay. 2 na pala sa aking mga kasamahan ang tinanggalan nila ng buhay. Mangiyak-ngiyak ako nung oras na yon dahil pakawari ko ako ang may kasalanan kung bakit hindi kami dumating sa takdang oras nang sila ay tinatanggalan na ng buhay ng mga rebeldeng aswang. Tila ba takot na takot ang mga rebeldeng aswang sa apo ng Raha nang dahil doon ay malaya kong nakuha ang mga kasamahan kong patay at buhay. Habang kami ay papalabas na sa kuweba, kitang-kita ko rin yung takot ng ibang mga rebeldeng aswang doon na tila ba nakakita ng higanting daraan dahil sila ay mga kusa ng lumilihis sa daan. Habang bitbit ko yung patay kong kasamahan, hindi ko maiwasan na umiyak. Pakawari ko talaga, Commander JH, ako ang siyang may kasalanan kung bakit hindi ko sila inabutan na buhay. Madali kaming nakarating ng kampo at aking inalam kung sino ba yung sinasabing apo ng Raha. Eto pala ay kilala ng isang retiradong general na nagrekomenda sa aming colonel na siya ang ipatawag, at nang sa ganon ay masupil na ang mga aswang sa liblib na baryo ng Sarangaya. Pero hindi naman sila nasupil dahil ang plano lang rescuehin ang aking mga kasamahan na naiwan. Apo ng Raha. Tama. Ano hong pangalan nyo? Wika niya. Nagpakilala ito sa akin bilang Manuel. Apo raw ito ng Raha sa Kabisayaan na dumayo pa rito sa Mindanao upang gabiin ang mga aswang sa baryo ng Sarangaya. Hindi na raw bago sa kanya ang pagpunta sa liblib na baryo ng Sarangaya dahil dati na raw siyang nanggaling dito, at hindi niya raw planong gabiin ang lahat ng mga aswang doon at kung ano lang daw ang ipinag-utos sa kanya ng mas nakakataas pa sa kanya, yun lang daw ang kanyang susundin at wala ng iba. Ikinalulungkot ko, Commander JH, ang pagkamatay ng iba kong mga kasamahan na sundalo na kahit ba sabihin na meron kaming kanya-kanyang kakayanan, dito ay meron akong natutunan na hindi pala porket meron kang kakayanan ay hindi ka na tatalaban ng armas ng kalaban. Yun lang naman, Commander. At sa pangyayaring yun, inaral ko din sa aking sarili na dapat ay buo ang aking paniniwala. Kasi isa rin sa aking paniniwala na kung sakaling meron kang pagdududa sa iyong tangan
ay tatablan ka ng sandata ng kalaban. Hanggang dito lang po, Commander GH, ang aking kwento. Muli, maraming salamat po sa iyo. Ako po, si Retard Sargento, aka Rodel. Una po sa lahat, pasensya na po kayo kung medyo mahina po yung boses natin. At baka yung mga kapitbahay natin ay magalit. Pasensya na po kayo ha. Ang ibibigay kong komento sa kwento na to, maganda. Solid siya, pero parang nakukulangan ako. Parang feeling ko may shortcut eh, sa palagay nyo. O siya guys, nga pala, regular na po ang ating pag-upload. Pasensya na po kayo sa mga dumaan na araw kung bakit wala tayong upload, kagaya ng sinabi ko. Parang feeling ko tatlong oras lang ako doon, paglabas ko tatlong araw na pala nakaraan. Hanggang dito lang po at pinasasalamatan ko po si Sergeant Rodel sa nagpadala po ng story. Yun lang po at salamat.